Kabayan. Good morning, good afternoon, good evening to all of you all over the world. Now, meron naman po tayong panibagong recipe at ito po ang version ko ng crispy fried cauliflower. Napakadaling gawin, suwak-tosok sa bulsa at marami po kayo matututunan kasi po hindi lang po ito pang ulam, pwede rin po ito pang merienda. And gaya po ng sabi ko, lahat po na ipapakita ko sa inyong recipe is easy to prepare, easy to make, and easy to cook. Sana po magustuhan nyo ang gagawin kong recipe ngayon at meron din po sana kayong matutunan sa i-share ko kayong recipe. Ngayon kabayan, i-start po tayo in 1, 2, 3. Hello guys mga kabayan, this is my ingredients for my recipe, crispy fried cauliflower. We have cauliflower, all-purpose flour, onion, garlic, spring onion, egg, hot paprika, salt, baking powder, sugar, and black pepper. Hello guys, kabayan! Ngayon po, mag-start na po tayong gumawa ng butter para sa ating crispy fried cauliflower. Meron po tayo dito isang bowl. Maglagay po tayo ng water. All-purpose flour. Tira po tayo ng konti kasi po ilalagay po natin siya mamaya sa cauliflower. Ayan. Tira po tayo ng konti. Then, add po natin yung black pepper, sugar, hot paprika, baking powder, spring onion, at isang itlog po, 1 egg. Then mix po. Then mix well. Mix lang po natin siya kabayan. Meron po tayong last na ingredients na ilalagay sa ating butter. Ito po ang garlic, onion, and salt. Now, okay na po ito kabayan. Ito po ang magiging texture niya. Yan po siya. Hindi po siya malapot, hindi siya balabnaw, tama lang po siya. Yan po. Ayan po siya. Ito po ang ating butter para sa crispy fried cauliflower. Ngayon naman po, ang pinaka-last na gagawin po natin bago natin lutuin ang ating crispy fried cauliflower, kukuha po tayo ng isang plastic na malinis o plastic bag or any container po. Yan po. Then, ilalagay po natin ang ating cauliflower. Ayan. Para mas mapadali po yung ating pagluluto. Wala siyang missing. Yan. Malinis. After that po yan, nailagay natin sa plastic or sa container, mag-add po tayo ng black pepper, then yun po natin ang salt, at last yun pong half cup of flour, then saka po natin siya inimix. Ganyan lang po, inimix po natin siya. Yan po siya kabayan. Na-coat na po lahat ng flour ang ating cauliflower. Now, everything is okay. Everything is done. All the ingredients. Now it's time to cook our crispy fried cauliflower. So guys, ngayon mag-start na po tayo magluto ng ating crispy fried cauliflower. Lagay po natin ang mantika, cooking oil. Dapat guys, tip ko po, pag magluluto po pala kayo ng any fried dish,
kailangan pong deep fried po talaga siya. Then para po maging maganda ang kalalabasan ng ating recipe. Hintayin po natin uminit ang mantika. Ito po yung ginawa natin, cauliflower na coated po ng flour. Ilalagay po natin doon sa ginawa natin butter, na minix po natin butter. Then, mix lang po natin siya. Ayan po. Ganyan lang po kasimple. Then, ready to fry. Hello guys, isa po palang tip. Before nyo po ilagay ang ating cauliflower, lalagay po tayo ng konting butter sa mantika. Example po tayo ng konting butter. Paglimutan na po siya, is the time na pwede na po natin lutuin ang ating cauliflower. Try po natin mga kabayan. Ayan. Okay na po siya. Pwede na po tayo mag-start. Ito na po siya, dahan-dahan lang po. At alamsik. Ayan po siya. Di ba bilis lang pong gawin? Easy to prepare, easy to make, and easy to cook. Ganyan lang po kasimple. Ayan, haluin po natin. Ayan po siya, ayan. Para din po tayong gumagawa ng tempura. Ganito rin po paggagawa ng tempura. Yun nga lang po, cauliflower siya. Napakasarap po ito, kabayan. Crispy fried cauliflower. Then maghanda po tayo ng flakes with towel, paper towel. Ayan po. Dito po natin ilalagay. Para po yung excess oil na nasa cauliflower, masala po siya. Yan, malapit na po siya maluto. Guys, ito po pala, ang pagluluto po pala ng crispy fried cauliflower, para din po tayo nagluluto ng kwek-kwek. Dito po sa Pilipinas, nakakoated po siya ng color orange na flour, na butter na color flour, na orange. Ito naman po, ang pagkakaiba lang niya is hindi po tayo siya naglalagay ng food coloring. At ang pagkakaiba po niya, yung paggagawa po ng butter, meron po siyang timpla. Kumbaga, mas masarap po siya sa kwek-kwek. Yan po, malapit na po siya maluto. Ayan guys, okay na po siya. Ito na po ang kalalabasan niyan. Color, yung pong kulay niya is golden brown. Ayan po siya, di ba ang ganda? Ayan, pwede na po natin siya hanguin. Handa na po natin ang paper towel na nakalagay sa plate. Ayan po, ang ganda po niya, oh. Ayan. Ang ganda-ganda. O siya. O siya, kabayan. Ligay na po natin yung second batch na cauliflower. Dahan-dahan. Oh, malapit na po siya maluto yung second batch. Yan po. Ang sarap. Okay mga kabayan, ito na po siya. Ayan po mga kabayan, ito na po. Ito po yung second batch. Now, it's time for plating. Tikiman na. Masin na po natin. Hello guys, mga kabayan. Ito na po ang finished product na ginawa kong crispy fried cauliflower. Hello guys, kabayan. Nakatapos na po tayo magluto ng crispy fried cauliflower. Ngayon po, nakapag-plating na po ako. And titikman ko na po kung ano po yung lasa na niluto ko. But I assure you guys, napakasarap po nito. Talagang hindi lang po ito pang ulam, hindi lang po ito pang merienda. Kahit saan po, pwede rin po ito pang party. Talagang lahat po, talagang magugustuhan niyo po ito kasi napakasarap, napaka-crunchy.
At gumamit po ako ng gulay. Hindi po ito baka, hindi ito baboy, hindi ito chicken. Kumbaga gulay po, cauliflower. Now, tikpan po natin kung ano ang magiging hatol. Ngayon, titikman ko na po kung gano'n siya ka-crunchy, kung gaano kasarap yun. I assure you, gaya po na sabi ko, napakasarap po rito. Isa po ito sa mga favorite ko, mga ginagawa kong pamarienda. At magugustuhan po ito ng mga bata. Lalo na po yung mga bata na hindi marunong kumain ng gulay. Pagtitikman po nila ito, talagang magugustuhan po nila ito. Now, tikman na po natin. Ididip ko po ito sa ginawa kong sauce na mayo with yogurt with garlic. Ito po siya, kabayan. Ayan. Tikman po natin. Ano to? Nasarap po siya. Napakalutong. Crispy pa rin yung cauliflower, malutong pa rin siya. Kaya po yung breading siya is malutong. But yun, matitikman niyo po yung crunchiness ng kanyang gulay sa loob. Hindi lang po sa labas, pati po yung sa loob. Deep inside, crunchy po siya. Ngayon po, titikman ko naman yung isang sauce na ginawa ko na mayo with the tomato ketchup and the yellow mustard. Tikman po natin siya, kabayan. Ito po siya. Ayan po. Crunchy. Maratong po siya. Talaga mag-enjoy po kayo. Mag-enjoy po mga bata. Mag-enjoy ang pamilya nyo once na mag-try kayo magluto ng ganitong klase ng recipe. And pwede po siya snack. Pang-ulam. Talaga magugustuhan po ito ng mga bata. Isa pa, napakasarap. Di ho ba? May tunog. Ang sarap. Yan po guys, yung naruto ko. And sarap po, may natutunan po kayo sa ginawa kong recipe ngayon. And I hope nakatulong po at na-share ko sa inyo. I hope nagustuhan niyo po yung ginawa kong recipe ngayong araw na to. And sabi ko nga po sa inyo, easy to make, easy to prepare, and easy to cook. Napakasarap. Kayang-kaya sa bulsa. Basta lang po, pag magluluto po kayo, dapat i-drain niyo po siya sa paper towel para po yung excess na oil mawala. Ano po? Then, now, gaya po ng sabi ko, sana po, supportahan niyo po yung channel ko. Don't forget to subscribe my channel. And also, pakishare na rin po and likes. And pakifollow niyo po ako sa Instagram account ko and sa Facebook account. Guys, kabayan, hanggang sa muli, sana po nagustuhan niyo po yung recipe ko at sana po nakatulong kahit paano. And I hope supportahan niyo po uli yung channel ko. Lagi niyo po panoorin ang mga gagawin kong recipe. Kasi po, hindi po kayo magsasawa at hindi po ako magsasawang i-share at ipakita sa inyo lahat-lahat ng mga nararamdaman ko sa pagluluto. Kasi po, yan po talaga ang hilig ko. Cooking is one of my favorite hobbies. Cooking is one of my favorite routine every day. And hope, supportahan niyo po uli ako. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye! Thank you po. God bless.